It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Hello po. Welcome sa ating magandang umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan dahil ngayon po ay Biyernes. At magluluto tayo ng isang classic at all-time favorite merienda nating mga Pinoy. Naku ka, Ma'am, lumaki po ako na kumakain nito. Hanggang ngayon, paborito namin sa bahay. Paborito ng mga anak ko to ka, Ma'am. Hindi ko alam na pwede pa pala itong ano. I mean, may proseso pala ng paggawa at pagluluto ng banana cue. Akala ko, basta iprito-prito mo lang, ilagay mo lang sa mantika, okay na yun. Tapos asukal. Eto ka, Ma'am, ha. Papanoorin natin mamaya po ng konti. Ang pina-level up. Oh, pina-level up talaga. Oo. Ito para perfect, 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 perfect yung ating banana cue. Opo, iluluto kasama po ang ating po mga kapartners sa Quirino State University. Dito lamang po sa Mom. Naaalala ang salaysay ng buhay kong iyong nakda. May bukod tanging bidang bida ang kabutihan mo, Jesus, na laging nasa eksena. Nagkulang man ako, nagkulang kapatawaran mo sa'kin, di na mabilang. Sa lahat ng pinagdaanan ko, isa lang ang masasabi ko. Tadhana, bawat yugtong lumipas ay paalala. Ano mang mangyari sa tutunguhan, papunta pa lang ako, ang kabutihan mo'y nakabang na. Nakulang man ako, nagkulang kapatawaran mo sa'kin, di na mabilang. Sa lahat ng pagdadaanan ko, ito pa rin ang masasabi ko. Love.
kay buti mo. Balik ang magandang umaga, Mommy. Hello, hello, hello po uli. Maraming salamat sa mga nakikinig ngayon sa inyong radyo. Yan. Solar powered man yan. The baterya, oo, nakasaksak. Or di naman kaya, ay, sa inyong cellphone. Via Facebook live stream po ng ating pong Facebook page, 11.43. DZMR, Your Missions Radio. Thank you, thank you, thank you po. At kung ikaw naman ay nakikinig ngayon, nanunood sa YouTube page ng 1143 DZMR, ayan po, welcome. At eto nga, no, sabi ko kanina, eto palang classic banana cue, all-time favorite. Nakalakihan ko ka, ma'am, na kumakain ito. Diba? Parang lagi ko yata nababanggit yan na staple namin sa bahay yan. Saba, tapos saging. Laging merong ganun. Tuwang-tuwa kasi ako sa saging ka, ma'am. Kasi alam mo, mura. Tapos all year round meron. Nung bata pa ako, ang lola ko, pagbibili, pag sa palengke, walang araw, basta ang naaalala ko, pag galing siya sa palengke, meron siyang laging dalang saging. Oo. So, favorite ko yung saging. Kahit na binibiro nila na, alam mo yun, gusto raw ng matching yung saging. Mean. Oo. Pero ang saging nga po ay very good sa ating heart, sa ating muscles. Mm-mm, kamam. At, eto natuwa ako, meron palang technique para sa isang caramelized na sugar sa ating banana cue. Akala ko kasi parang, ano na, mix, lagyan ng asukal. O, pero ang gusto ko yung parang, yun nga yung nag-caramelize. So, tingnan natin paano yung proseso ng ganong klaseng banana cue. Opo, kaya po, ready mo na ka, ma'am, yung iyong mom notebook, yung iyong pencil, yung iyong ball pen, para po i-take note at alam mo tawag dyan yung proseso, no? Sa paggawa, sa pagluto ng isang masarap na banana cue. Panoorin po natin ang video na pinuduce ng ating pong mga kamam, kapartner po dito sa Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan, ang Quirino State University together with Professor Isabel Salvador. Okay, so magandang umaga mga kama, mga mami, mga nanay. So nandito na naman po tayo sa programa ni Mami Rach, ang Magandang Umaga Mami, Pangkabuhayan serye.
So, ngayong umaga, ang gagawin natin ay alam mo na napakasimple. Pero marami pa rin sa atin mga nanay, mga mami na hindi pa gaanong expert kumbaga sa paggawa ng yung tinatawag natin na banana cue. O di po ba? So banana cue lang po siya pero medyo mahirap din timingan mo minsan. Okay, so ayan po, dahil marami po tayong mga saging dito sa ating lugar at sa mga iba pang lugar, so pwede po tayong gumawa ng banana cue na pwedeng pambenta syempre. So, ayan, napakasimple lamang po ng sangkap or ingredients ng ating banana cue. So, depende lang po sa inyo kung gusto po ninyo magdagdag ng mga flavors. Okay, so kailangan lang natin ng saba, okay, na hinog. Siyempre, asukal na brown. And then, siyempre, kailangan din natin ng mantika or oil. So, yan lamang po yung mga sangkap sa paggawa ng ating famous na banana cue. So, painitin lamang po natin yung mantika. And then, i-first fry po natin yung hinog na saba. So, hintayin lamang po natin na medyo mag golden brown. And then, saka po natin hanguin yung ating napritong saging. Okay, so ayan po. Nagpiprito lang ng ating saba. So, siguraduhin po natin na yung ating saba po ay sakto lang yung pagkahinog niya. Okay? So, ayan. Pagka medyo mag-golden yellow na siya, ay pwede na nating hanguin yung ating napritong saba. Okay? So, pagkatapos po niyan, ay maghanda na po tayo ng brown sugar. Ilagay na natin o idagdag natin sa oil. And then, hintayin lamang po natin na medyo mag-caramelize yung ating brown sugar. Ayan, so medyo halu-haluin lang natin konti. Hintayin natin na mag-caramelize siya. Saka natin, syempre, idagdag yung ating first fried na saba. Okay, so yan. So idagdag natin at then hintayin natin na yung na-caramelize na sugar ay didikit po. Okay? Sa surface ng ating napritong saging kanina. So, ayan. Halu-haluin lamang po para hindi magkadikit-dikit. Then, see to it. Sabi ko nga na didikit yung ating caramel sa saging. So, ayan. So, tuloy lamang po ang paghalo para maiwasan po yung pagkakadikit-dikit nila. Okay, so ayan. So, di po ba, napakasimple po yung paggawa ng banana cue. At syempre, pagkatapos po ng caramelization ay hanguin na po natin yung ating saging and then tusukin lamang po natin. Syempre, gagamit po tayo ng tong para hindi po tayo mapasok. Then, tusok lamang po. So, depende po sa inyo kung ilang piraso ang isang tuhog ng banana cue stick. And then, ayan. Pagkatapos po ay pwede nang ibenta yung ating banana cue. So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood sa napakasimple po nating recipe ngayon na alam ko na pangkakitaan. Okay, so, maraming salamat ulit sa panunood at pakikinig. See you po again sa susunod na series po ng ating Mom, ang magandang umaga, Mami. So, maraming salamat and then God bless po sa ating lahat. And
Nagbabalik po ang magandang umaga, Mami, dahil ngayon po ay usapang pangkabuhayan. Of course, always welcome and we always appreciate ang ating pong kamam sa Quirino State University. Ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University, wala pong iba, welcome natin si Kamam Professor Isabel Salvador. Good morning, Ma'am Bel. Hello po. Bati po muna kayo sa ating pong mga tagapakinig. So, ayan, it's Friday again. So, magandang umaga sa ating lahat, mga kamam. Good morning po, Ma'am Bel. At ito nga, Ma'am, ha, tuwang-tuwa ako doon sa Banana Q. At sa, actually, Ma'am, nung nakita ko yun, sabi ko, wow, talaga Banana Q? Pero nung pinanood ko yung video, ay, hala ko, expert na ako sa pagluluto dahil favorite ko yung banana cue. Pero meron palang proper way of cooking the banana cue at kagaya nga po ng niluto ninyo, no? Na it starts with manibalang. Kasi ma'am, ako, kung ano lang yung available dyan, medyo manibalang, medyo hinog na hinog, ay sige na, basta ang importante, may banana cue kasi yun ang gusto ng mga bata. Pero ang perfect po pala, no, na pangluto talaga, na sakto lang, na firm, hindi naman sobrang tamis, hindi rin naman siya sobrang malambot, ay yung manibalang lang na saging, na saba. Tama po, ma'am? Or kahit anong variety yes, ng saba. Actually, ang ginagawang banana cue ay yung ating saba variety. And then, na-try din namin yung, ang tawag namin dito ay yung Mindanao. Yung, ang tsura niya ay parang latundan, pero parang powder, may powder, anong tawag dito? Sa Ilocano ay kusapok. Yung hindi siya green na green. So, marami actually dito sa mga along the road na hindi siya okay pag hindi siya parang eating variety pero cooking variety siya. So, itry po ninyo yon na gawing banana cue. So, pwedeng hindi saba variety po. Ayan ka ma'am ha. Pag available yung ganyan na klaseng saging dyan sa may sa inyong lugar, i-try nyo po, pwede palang gawin. Oo. Tapos ma'am, ito, dito talaga ako nagulat. Meron palang gano'n na parang pre-fry yung uunahin mong siyang lutuin muna, yung saging. Tapos mga ilang minuto yun ma'am, at hahanguin mo. Okay. So parang first frying kung tawagin yun. So mga, i-fry mo lang siya 3 to 5 minutes hanggang magkulay siya konti. And then saka natin hanguin, ikuha natin sa kung meron po tayong tawag nito, kitchen towel para ma-absorb yung ibang mantika, pwede po. Then saka natin siya i-caramelize na. Oo, kasi wala pa namang asukal yung part na yun eh. Kaya kasi man yun ang naiisip ko, sabi ko nako kung double frying to, medyo grabe yung oil. Pero tama pala, kailangan muna natin siya ka ma'am i-drain. O wala pa namang asukal, so hindi pa siya didikit. Just in case, yun nga, gagamitan natin ng paper towel. Tapos ma'am, tumutuwa ako dun sa asukal. Kasi eto ma'am, ang ginagawa ko, pag nagluluto ako ng saging, o di, luto ko na, lagay na lahat, basta may mantika. Bago ko siya hanguin, saka ko bubudbura ng asukal. Mali pala yun. Dapat po pala, kagaya nung ginagawa nyo na ikakaramelize muna yung sugar para hindi buo-buo yung asukal doon sa saba. Sa saging. Opo, sa saging. So actually, okay. Mami Ridge, hindi po mali yung ginawa nyo. So pwede pong ganun. So dalawang paraan. So actually, mga iba, i-coat nila yung granulated sugar doon na sa saging. Then sa kanila, ipa-fry. So, ang kwan lang doon ay parang nag-crystallize lang yung asukal na nakadikit doon sa saging. So, hindi kagaya nung ginawa natin na talagang may caramel, nag-caramelize siya. So yung pala yun ka ma'am. Ang habol natin dito ay yung parang caramelized sugar. Oh, nice. Ma'am, para ma-achieve po yung ganong klaseng caramelization, pati color, ang ideal pong gamitin dito ay brown sugar. Ano po? Hindi white sugar. Yes po.
Yes po. Ah, yes ka, ma'am. Yun talaga. Kasi nag-try din ako ng white sugar. Ano eh, hindi siya naging ganun. Na medyo dark color. Mas masarap din kasi tingnan sa banana Q, medyo color brown siya. Di ba, ma'am Belle? Ayan. Yes po. At pinaka-importante talaga po dito ay yung kagaya po nga nagawa ninyo na deep fry talaga siya sa oil. Anyway, pwede naman nating gamitin uli yung atin pong ginamit na oil. Di ba po? Yes po. Basta as much as possible po, twice lang po natin gamitin yung mantika po natin. Kasi pagka sumobra na, ay magkakaroon po siya ng ano tawag nito, yung magiging maanta na siya. Yeah. Rancid. At especially may asukal po, no? May asukal yes, kasi po siya, ma'am. Oo, mm-hmm. Yan. So, ayan ka, ma'am. At least po, alam natin, ha, na syempre, mas gusto naman kasi natin masarap yung ating pong banana Q. Although, for me, ang saging, iba-iba, pwede kong prituhin ng walang asukal, ng konting asukal, ng deep fry, hindi deep fry. Pero ito talaga, iba lang din yung lasa ka, ma'am, ng banana Q na ganitong niluto nila, ma'am Belle, di ba? So, subukan natin yan sa bahay. At actually, wala na ako. Ibang matatanong kay ma'am Belle, eh. Oo, kasi parang kadali lang natin sundan. Natuwa lang ako na ganun pala dapat yung style. So, ma'am, mm-hmm. Hindi ko na po kayo aabalahin pa, pero eto po, ano po ang mai-share nyo na tips sa ating mga kamam sa pagluluto po ng banana Q? Ah, okay. So, hindi ko po napansin kung nasabi ko po na yung mantika po natin ay painitin siya and then saka natin pagka nag-fry na po tayo, tas lalo na po during the caramelization ay kailangan po moderate. Okay? Para po hindi masunog yung ating sugar for the caramelization or else hindi na po siya golden brown kundi parang dark brown na po siya. So hindi naman po masarap, mapait po siya pagka masobrahan. Yeah, okay. So very important 'yun ka, ma'am. Yeah, actually totoo 'yun. Tama 'yung sinabi ni Ma'am Belle na pag during the caramelization ng asukal, hindi naman low heat, medium heat tayo. Moderate, para hindi masunog. Opo, and then lagay natin yung ating saging and then halo hanggang fully ma-coat. Tapos enjoy. Yes. Ah. At saka ma'am, 'di ba, dapat po dito itutusok na natin siya sa stick habang mainit pa. Kasi kung hindi, magdidikit-dikit siya. Yes po, importante po 'yun. Dahil po yun dun sa caramel. Ayan, sige. Ma'am, maraming salamat po. Gagawin ko to, isa-send ko ma'am sa iyo yung picture. Napakaramelize ko yung sugar. Ayan. So, Ma'am Belle, maraming salamat po uli. Hope to see you again sa... see you again sa Friday. Gagawa tayo ng... Nako, masarap na naman ito ka, ma'am, ha? Magugustuhan nyo ito for sure. Okay, Ma'am Belle, any last pahabol bang? Chika talaga. Or tips sa ating mga nanay bago ko tayo magpaalam. So, maraming salamat sa panunod at pakikinig. So, mga mami, mga nanay, huwag po nating nilalang yung banana Q. Kasi may, sabi nga ni Mami Rage, may technique pala kung paano magluto ng banana Q. So, muli, maraming salamat at see you again sa susunod na series. God bless! Thank you, Ma'am Belle. God bless po. Ingat po! Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Welcome back po ulit sa Magandang Umaga, Mami! Hello, hello ka, Ma'am! Saang parte po kayo ng Region 2 nanonood or nakikinig ngayon? Baka naman sa ibang parte ng Pilipinas, yes! Kasi yan po yung maganda, no? Yung power ng internet.
pwede niyong balikan. O, isa niyo lang yung link, ha, 'di ba? Isa niyo lang yung link ng ating pong video ngayon na napapanood niyo via Facebook live stream ng sa Facebook page ng 1143 DZMR Missions Radio. At para po wala po kayong mamimiss na episode natin, o, pwede po kayong mag-subscribe, mag-follow pala, mag-like, oo. At doon naman sa ating YouTube channel ng 1143 DZMR, pwede po kayong mag-like at mag-subscribe. Yan. Kung kayo po ngayon ay nakikinig sa Facebook live streaming ng 1143 DZMR, ay every time we go on air, no, ay meron po kayong matatanggap na notifications. Opo. At eto nga ka, ma'am, ano, natapos ang Valentine's Day. O, kumusta naman? Kumusta po yung Valentine's Day celebration ka, ma'am? Ubus na yung mga chocolate ngayong panahon. Oo, balik na tayo sa ating pong paboritong merienda ng mga Pinoy. Oy, gusto ko talaga ito ka, ma'am, eh. Oo, ang ating pong banana queue. At nakita natin, oh, napakinggan natin kay Ma'am Belle kung papaano yung proseso. Akala natin banana queue laang yun. Hindi pala. Oh, may process pala. So, natuwa ako, ha. Gagawin ko yan ka, ma'am. Kasi sa akin, ang ginagawa ko, hindi siya totally nagkakaramelize yung asukal. Oo, meron siyang mga buo-buo pang asukal. Tapos, hahanguin ko kaagad. So, hindi ko na-achieve yung gano'n na caramelization. May mga ganyan ba talaga ka, ma'am? Oo, alam mo ka, ma'am, pag tinitikman mo yung mga luto ng mga pagkain, makikita mo kung paano ito niluto. Yan. So, mayroong ibang technique. Dapat gano'n tayo kumain, eh. Hindi lang yung, ay, sarap ng sarap nitong ano, ha, banana cue. Tapos, ubos na agad. Wala pang 2 minutes. So, pag kumakain tayo, namnamin yung tamis ng saging, sakto lang yung kanyang pagkahinog at yung asukal, di ba? Na medyo mainit-init, tapos sabi po, dahil sobrang init. Careful lang na wag mapapasok ka, ma'am. Oo. And ayan, so much po sa ating pong banana queue cooking. Punta tayo ngayon sa part 2 ng ating mong kwentuhan. Sabi mo ka, ma'am, alam mo, goodbye 2023, hello 2024. Sobrang tumal pa din talaga ng business. Sabi nga nila, no, talaga, para pagtatanungin mo yung mga negosyante, talagang matumal ngayong panahon. Lalo na po dito sa ating pong lugar, tayo po ay agricultural province. Diba? Talagang nakasalalay po sa harvest. Oo. Yung ating pong sigla ng negosyo, 'di ba? Sa bangko, sa gamot, sa mga kainan, merong ganun, mararamdaman talaga nila yung decline ng sales. Kaya nga sari-saring mga ano, eh, mga promo-promo ang makikita mo para lang maka produce ng sales ang mga tindahan. So ka, ma'am, either ikaw ay isang full-time, ma'am, nasa bahay or nagnenegosyo ka na home-based, aba, alam mo ba ka, ma'am, na pwede nating idagdag itong 5, sabi dito, side hustle, to the hustle. Oo, galing po ito sa inquirer.net. Ano daw yung mga pwede nating idagdag na pagkakakitaan natin ngayong 2024? At alam mo ba ka, ma'am, kung ano yung number one sa ating listahan? Pasok yung ating banana queue. Oo, kasi sabi dito, ipakita mo yung iyong galing sa pagluluto. Subukan mo ka, ma'am, yung, alam mo yun, yung talent mo nga na masarap ka magluto, magaling ka magluto. Ito ka, ma'am, ha, merong maraming mga ano, eh. Alam mo yung parang bazaar. Oo, kung wala ka namang masalihan na bazaar, eh sipagan na lang natin na mag-promote online. Diyan, sa school ng mga anak, pag merong mga, alam mo yung mga gathering-gathering, oo, magpasample ka ng luto mo. Imposibleng hindi babalikan yan. Ang importante, masarap yung luto at malinis. Meron at merong order, tapos affordable. So, yan yung number one dito ka, ma'am. Food bazaar or online food communities.
alam niyo po, sobrang laking tulong po, no, ng social media. Kasi po yung social media, kahit wala kang physical store, magbenta ka lang online. Galingan mong mag-post. Galingan mo yung marketing strategy at saka yung pagkakapicture mo. Yung iba pa nga, pinipicturean pa nila, binivideo pa nila habang niluluto yung ulam, like ginataang munggo, mani, adobong mani, ha? Tapos binatog, mga ganun. Kamam, wala siyang tindahan sa sentro. Nasa bahay lang siya, sobrang galing, sobrang bilis, sobrang daming kita niya. Oo, so number one to kamam talaga dito na idagdag natin. Ako nga, hindi pa ako yung, alam mo, hindi ko talaga kinakareer magluto ng laing. Pero kamam, alam mo, pag mga nagtatanong yung mga nakakain, talagang umorder pa uli. I just need to find time para magluto. Para mag-marketing. Oo, hindi pa ako full blast na nagbebenta niyan ka, ma'am. Kaya very good to i-consider mo ka, ma'am. Oo, kung passion mo yan. Sabi mo, wala akong idea ka, ma'am eh. Wala akong mailuto. Alam mo ka, ma'am, i-type mo lang yun. Magandang umaga, mami. Usapang pangkabuhayan. Sobrang dami pong lalabas na mga ginawa na natin dito. Makakahanap ka po ng idea na pwede mong gawin. Promise. Panghimagas, pangulam, kakanin, tinapay, cake. Kompleto tayo. Diba? Kaya go ahead po. Subukan nyo yan ka, ma'am. Ano pa? Pangalawa. Sabi dito sa ating mong material sa inquirer.net, gumawa ng mga unique at personalized items. Ah, paano yan? O, eto. Ngayon kasi ka, ma'am, uso yung ano eh, alam mo yung kahit yung mga giveaway sa party, personalized. Oo, alam mo yung mga crayons, yung box ng crayon, tapos yung pencil, saka ball pen, hala, naka-engrave yung pangalan, naka-thank you. Tapos ako, sabi ko, ay, gusto ko rin ng ganyan. Yung mga lapis nga ni RJ, personalized din eh. O kasi sabi ko, para hindi nawawala, para may pangalan. So, eto pala ka, ma'am, ha, top 2 or second na pwede nating side hustle, oo, pang business ngayon, 2024, ay gumawa ng personalized item. Depende kung anong hiling mo ka, ma'am. Either mga mugs, either mga towel, or tote bags, pwede po. Tapos alam mo ka, ma'am, yung mga iba, nagagantilyo sila. Oo, tapos isa pang nahanap ko, alam mo yung flowers na ginanchilyo. Sobrang galing niyang magbenta at saka sobrang ganda nung gawa niya. Lagi siyang sold out. O, di ba? So, kung ano yung talent na meron ka, ma'am, gamitin mo. O, hindi kailangan na pag magaling ka na. Ang importante ay you start. Kasi may mga kakilala ako, ma'am, alam mo mga ano sila, mga makeup artist. Talagang hindi sila na yung mga magagaling na sila ngayon, dumaan muna sila sa process ng madaming practice, madaming training hanggang sa gumaling. At kahit nga ngayon magaling na silang makeup artist, nagte-training pa rin. So try. Don't be, wag matakot na sumubok ka, ma'am. Kaya mo 'yan. At ano pa? Oh, meron pa tayong tatlo pa, 3 more. At pagpatuloy natin yan pong yung ating pong kwentuhan, mamaya po sa aking pagbabalik dito sa Mom. Posible kahit imposible, kaya kahit Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit pinakaya, matiwala sa Panginoon. Kahit ano, kahit alin, kailan, saan, paano, kahit sa'yo, sakin, sila pa man o tayo, pagkat ito ay ayon lamang
sa gusto ng kanyang kalooban. Posible kahit imposible, kaya kahit pinakaya. Sa Panginoon, posible kahit imposible, kaya kahit pinakaya. Magtiwala sa dilim, sisikat ang liwanag. Unahinto ang pagningning at hindi mabanag. Asahan mong kanyang biyaya, hindi mawawala. Diba? Posible kahit magandang umaga, mami, sa mga nanay at mga misis na nakikinig, nanonood ngayon sa radyo, sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat po. At nais po namin kayong mabati. Batiin, oo. Kasama ng iyong pamilya, kung nais mo, di ba? So, maaari po kayo at welcome po kayo mag-message sa amin sa 0917-564-8388 or di naman po kaya ay mag-like o mag-comment, mag-puso, heart react sa ating pong Facebook page 1143DZMR. At ngayon, magandang umaga, mami. Kung meron po kayong suggestion, meron kayong comment, meron po kayong gusto nyong pag-usapan natin dito po sa Magandang Umaga Mami, or video or pangkabuhayan recipe na gusto nyo pong itry dito po sa ating pong program, pwede nyo rin pong isuggest yan. Very much open po tayo for feedback, for suggestion, and for recommendation. Yan. At sabi ko nga, no, pagpatuloy natin ngayon yung ating part 2 ng ating kwentuhan. Sabi po dito sa inquirenut.net, ito yung mga side hustle na pwede nating gawin ngayong 2024. Ito, meron ka ba dyang mga pre-loved items? Tingnan mo yung iyong closet. Oh, buksan mo. Meron ka ba dyang mga bagay na hindi na sa'yo kasya? Hindi mo nagagamitin. Pero maganda pa, maayos. Alam mo ba na pwedeng ibenta yan ka, ma'am? Resell. Sobrang madami po ngayon na anong tawag dito, yung online selling. Oo, yung nagla-live selling ng mga damit, ng mga halaman. Ano pa ba yung mga ibang binibenta nila? Hindi ko alam kung may pagkain eh. Karamihan pang babae ang nakikita ko at saka damit. Maraming nanonood ka, ma'am. So, eto, hindi mo na kailangan ng kapital. Kailangan mo lang yung magkano lang yung load na data para makapag-Facebook ka at makapag-live sell ka, ma'am. Kailangan mo lang ng assistant dyan, taga-sulat kung sino yung nag-mine. Diba? Kasi online yun eh. Tapos ikaw hawak mo yung tinitinda mo. So sabi po dito, ano, declutter. At gawin natin yung tinatawag natin na ano yung mga nandyan sa bahay mo. Damit, bag, sapatos, gamit. Kung yung artista nga nagla-live selling ka, ma'am eh. Diba? Mga artista na to, ha?
Pero ginagawa nila yan. Ito nga, may nakita pa ako, asawa ng isang politiko, nagtitinda online ka, ma'am. Totoo, nagluluto siya tapos ititinda niya online. So wala pong nakakahiya doon. Kasi yan naman po ay marangal na trabaho. At especially kung talagang masarap at magandang klase yung product mo, edi wow na wow na wow talaga. Ito pa, nakadagdag pa ng kalinisan sa bahay. Wala ka ng masyadong mga kalat dyan. O, mga kung ano-ano, di ba? So, ayan ka ma'am, idagdag po natin yan ha sa ating pong side hustle. Side hustle talaga eh. Oo. Yung mga pre-loved items mo ay gawin mong treasure. Turn that into cashing, into kaperahan sa pamamagitan ng pagbebenta, i-resell. At eto, yung mga iba naman, kasi mayroon naman talagang mga may talent sa paggawa ng, alam mo yung tinatawag natin na content creation. Ngayon sa Facebook, alam mo, hindi na friend request eh. Ifa-follow mo siya kasi nakalagay doon, digital creator. Oh, di ba may mga ganun sila? Tapos, ipapakita lang nila my life as a full-time mom. Ganyan. Tapos kikita sila dun ka, ma'am. Pero hindi naman yun agad-agad. Kahit naman anong pinagkakakitaan, eh talagang kailangan mong pagtiyagaan. So yung mga gumagawa ng mga ganun, yung mga content creator, matagal din. Tingnan mo, si, sino ba to? Si Ivana Alawi. Diba sobra siyang sikat. Siya yata ang pinakasakat dito sa Pilipinas eh, na content creator, na YouTuber or vlogger. Hindi naman siya agad-agad naging ganyan na 17 million ang followers. Oo, nagsimula lang din siya sa isa, I believe so. Tapos dumami ng dumami ng dumami. Tapos yung mga iba nga ang ginagawa nila, yung kumikita na talaga ngayon, bibili sila ng item, tapos ilalagay nila sa vlog. Oo, tapos wala namang ano yun eh, wala namang sponsorship kumbaga. Bibigyan lang nila ng reviews. Oh, tapos yung mga ibang mga sikat na fina-follow ko, na mga, yung mga chef o mga food vloggers, grabe, sobrang laki na nilang kumita dahil dun ka, ma'am. So sabi natin, mahirap naman yan ka, ma'am, gawin kasi buti sila, mga sikat na sila. Siyempre po, kasi matagal naman nilang ginawa at talagang pinag-aralan. Oo, marami po ngayon ka, ma'am, actually, na pwede nating ma-search. Alam mo yung mga AI na website? Pwede tayong magtanong kahit ano doon, how to make exciting content online. Yan, lalabas yan. Or di naman kaya ay online service. Alam mo ka ma'am yung mga, may nakita ako na ano eh, mga, yung mga pangnanay lang siya, tinutulungan nila yung mga nanay na magkaroon ng work from home na kita. Oo. Tapos libre pa ang training. So pwede mong gawin yan ka ma'am, online services. Magaling kang mag-picture, magaling kang mag-design, graphic design. Magaling kang mag-manage ng social media, gumawa ng content. Email management. Lahat po ito ay, alam mo yon, skills-based. So ibig sabihin, pagagalingin natin, ile-level up natin yung ating galing. Oo, yung ating mga, yung mga karunungan at kaalaman natin. Kasi ka ma'am, tingnan mo ha, kunyari magbe-binge watch tayo, manunod tayo ng Korean novela. Ano ba yung pinaka sikat ngayon? O sige, wag mo ng Korean novela. Kunyari, teleserye lang. Di ba 30 minutes a day or 1 hour a day? Eh kaya lang problema ngayon, meron ka ng cellphone eh, di ba? Ang dami ng mga website na pwede kang manood. Netflix nga lang eh. Diba? Mag-Netflix ka lang or mag-YouTube ka lang, sobrang dami mong mapapanood. Kahit sa Facebook lang, yung Reels, swipe ka ng swipe, scroll ka ng scroll, pero alam mo ka, ma'am, mamaya makikita mo eh, nakakadalawang oras ka na pala. So, yung dalawang oras na yun na ini-scroll natin, i-convert natin yun sa pag-aaral. Oo, paano mag-edit ng video, paano gumawa ng video, paano gumawa ng design, gumamit ng Canva, paano i-manage ang email, yung mga ganoon, pwedeng-pwede po ka ma'am. Or sabihin mo, ka ma'am talagang hindi ako teke, hindi ko alam yan.
O, edi mag-research tayo paano gumawa ng masarap na ganitong klaseng recipe. Tapos try. Di ba, ang importante po doon, dinadagdagan natin yung ating kong kaalaman. Kasi totoo talaga yung kasabihan na knowledge is power. Pag mas marami tayong alam, mas marami tayong idea, mas marami tayong magagawang mga bagay, di ba? At saka alam mo ka man, pagka sinasamahan talaga natin yan ng prayer, hihingi tayo kay God ng wisdom, ng direction, ng guidance sa mga gagawin natin, God will bless us. Oo, makikita naman talaga ni God yung desire natin, especially that's for the good of the family. At saka ikaw ka, ma'am. Diba? So, ayan, habang nag-iisip ka, ma'am, sabi mo, oo nga, susubukan ko nga to, gagawin ko to. Yan, isulat mo na ka, ma'am, para hindi na mawala. Yung idea na yan sa isip mo, kuha ka na ng notebook mo, may journal ka, may to-do list ka, isulat mo na. Tapos subukan mo na, lagyan mo ng timeline kung kailan mo gagawin. Kasi pag hindi mo siya lalagyan ng petsa, makakalimutan na naman yan. Isulat mo na, magkano yung kailangan mo, ano yung pwede mong gawin. Tapos you act on it. Yan. So excited akong marinig ka, ma'am, ha, kung ano yung mga nasubukan mo na dyan sa ating pong mga ibinahagi ng mga side hustles na pwedeng gawin. At willing din po kaming makinig, o, diba? At i-welcome yung iyong mga nagawa na at yung iyong experience. Opo. So, dyan po, nagtatapos yung ating pong simpleng kwentuhan ngayon. Sana po ay makatulong sa inyo ka, ma'am. You try it, oo. At kung gusto nyo po na ipag-pray namin kayo, we are willing to pray for you. Mag-text lamang sa 0917-564-8388. Maraming salamat po sa pakikinig at meron pa po tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa Magandang Umaga, Mami. Walang kulang, nagbibigay kalakasan. Tuntunin mo'y pagkakatiwalaan ko. Nagbibigay talino sa payak na mga isipan. Mga utos mo'y makatwiran, o aking Diyos. Magbago man ang ihip ng hangin, ngunit hinding hindi magmamali. Ang salita mo'y hindi nagbabago. Aking isipan, hindi ko tatalikuran, gabay sa aking daraanan, ako'y magpapatuloy magpakailanman. Pinagpala ang sa Diyos naniniwala, salita mo ang aking liwanag at sandata. Ang patigin ka ng buong puso at
at katotohanan. Ikaw, Jesus, ang patnubay hanggang dulo. Mula pagkabata hanggang pagtanda, ako'y sa magandang umaga, Mami, sa mga nanay at misis, at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Again, happy Valentine's Week. O, di ba? Valentine's Day kasi nung 14 eh. So, ngayon po ay happy Valentine's Week. At pahabol na greetings. Idagdag po natin galing sa Romans chapter 12, verse 10. Sabi dito, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Meron palang ganun, ano? Ito ay command, ito ay utos na mahalin natin ang bawat isa. Sabi pa nga dito sa next verse, outdo. Ibig sabihin, mas galingan natin. Oo. Ibig sabihin, kung ito yung ginagawa niyang pagmamahal at pagbibigay sa atin ng affection, ng pag-aiintindi, ng pag-aalala, ng pagmamahal, aba, it times two daw natin. Ganun ang ibig sabihin, ano? Nitong outdo, especially in showing honor. So, ngayon po, bago matapos yung ating pong kwentuhan, yung ating pong linggo, ang tanong, how do we love and how do we show honor sa ating pong mga anak, sa ating mga asawa? Yung mga anak ba dapat hindi natin pinapakitaan ng honor, yung asawa? Di ba parehas lang po, no? So yung ating asawa, yung ating anak, yung mga kasama natin sa bahay, yung ating kapitbahay, yung ating pong nakakasalamuha. Di ba? How do we show that we love them? How do we give them honor? Sa pamamagitan ng pag-iintindi, sa pamamagitan ng pagpapatawad. Oo, kasi ang pagpapakita po ng pagmamahal, hindi lang ito puro salita. Hindi lang ito yung text message or hindi lang ito post sa Facebook na sweet kayo, na may picture kayo at sabihin mo, I love you with all of my heart. Diba? Ito po ay pag-consider sa nararamdaman ng ating pumahal sa buhay at pag-intindi sa kanyang mga kahinaan at pagtulong sa kanya. Diba? Kung nangangailangan siya ng tulong. Kasi sa totoo lang tayo bilang mga tao, ang kailangan talaga natin, number one, diba, ay yung pagmamahal at pangunawa. At alam po yan ni God. Diba? Mm-mm. Kaya nga, God loves us so much. He sent Jesus for you and me. Oo, ang kailangan lamang po nating tanggapin ay tanggapin si Jesus sa puso natin. Repent tayo ng ating pong mga kasalanan. Talikuran natin ang mga kasalanan para makapagpakita rin tayo ng pagmamahal sa ibang tao. Siguro kaya hindi natin magawang mahalin yung ibang tao, yung ating asawa, yung ating anak, kasi hindi natin naramdaman yung pagmamahal. Sabi mo, hindi kasi ako mahal ng nanay ko, ng tatay ko, eh. Wala kaming pamilya, broken family kami. Wala akong ganyang experience ka, ma'am, promise. Kaya sabi ko, hindi ako magmamahal para hindi ako masaktan. Alam mo ba na merong nagmamahal sa'yo na hindi ka sasaktan kailanman? Nandyan siya para sa'yo at para sa akin sa lahat ng oras. Hindi tayo i-judge, kundi tayo ay patatawarin ng lubos. Lumapit lang tayo sa kanya at dyan po ay si Jesus na namatay sa cross para sa'yo at para sa akin. At ngayon po, ang aking pong prayer ay sana maranasan mo
yung lubos na pagmamahal at pagpapatawad na yan. Hindi natin yan mahahanap sa asawa, sa anak natin, yung ganyang klaseng pagmamahal. Unconditional, walang judgment, puno lang ng pag-intindi at pagmamahal at pagpapatawad. Yan po ay walang iba kundi na kay God through Jesus, who died on the cross for you and me. Sana ay tanggapin mo yung kaligtasan na yan, na regalo na binibigay sa iyo ni God ngayon. So dyan po nagtatapos ang ating kwentuhan for today. Thank you po sa pakikinig. Ingat po kayo and God bless. Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Wina ang ating gabay. Bye!